Okay, so since natapos na natin yung three basic options, advisable options, pag mag-start ka ng model, actually, sir, pwede mo pag-combine yung mga options na yun para mabuo mo yung structure ng mas mabilis. Wala namang rule, kahit alin unahin mo pwede. Okay? Basta take note, yung tatlong rule na yun, never ka mag-open ng STAAD editor. Mamamodel mo yung structure mo. Okay, so syempre, may limitations, sir, yung tatlong options. Ang limitation, sir, nung first option, yung grid lines, medyo mabagal pag nag-model ka nun. Ang limitation naman ng option 2, repeat commands, dapat parallel ka lang sa XYZ. And then, ang limitation naman ng option 3, though mabilis siya, kaya lang, pag wala na dun sa mga templates yung kailangan mong i-model, hindi mo siya pwedeng gamitin. Okay? Okay, so pero, usually naman yung mga structure, makakita ka dyan, meron dyan basic frame. For example, ito yung basic frame ng structure na to. Tapos ang gagawin mo na lang, i-model mo yan, tsaka mo na lang siya i-modify para maging irregular. Okay, so ang tuturo ko na sa'yo next, yung mga advanced modeling techniques. Okay, so una ko sa'yo tuturo, sir, kung paano yung copy-paste kay STAAD.Pro. Okay, so copy-paste, alam na naman yun, Ctrl-C, Ctrl-V. Okay, pakiselect, sir, yung buong structure natin. Pakiselect. And then copy. Right-click, pwedeng right-click, tapos makikita mo doon yung copy. Ctrl-C yung shortcut. Ayan, shortcut, Ctrl-C. And then paste, Ctrl-V. Kaya right-click ka, makikita mo paste beams, Ctrl-V. Tapos, makikita mo, mag-open ulit yung dialog box na to. Nakita mo na to kanina, nung nag-structure wizard ka. Ang pinag-iba lang dyan, sir, meron kang button na reference point. Okay, so yung reference point na to, yan yung function kung gusto mo mag-multiple copy-paste. Kasi kapag nag-type ka lang dito ng location, mag-click mo na okay, mapipaste na siya doon. So, one-time copy-paste lang yun. Turo ko sa'yo kung paano gamitin yung reference point para in case na may multiple copy-paste. Pakiclick yung reference point. Yan, actually sir, is a separator. I-isolate niya yung mga sinelect mo. Diyan. Okay, ang pinapagawa niya dito, pinapaselect niya sa'yo yung magiging base point mo for copy-paste. For example, ito yung gusto nating base point. Yung node na yun. Click mo lang, magiging blue. Okay, so since nakaset ka na ng reference point, pwede mo na i-click yung OK. Then, ganda na yung mouse pointer mo. Pag ganyan pa yung nakita mo, multiple copy-paste command na yan. Okay, then pili ka na lang kung saan mo siya ipipaste. So, syempre, dito ko siya ipipaste. Click mo lang to. Okay? Then, mag-open ulit yung dialog box. Siya na sa rin nag-compute ng coordinates. Ayan. Kinompute na niya yun. Then, kiklik mo na lang yung OK. Ipipaste na niya doon. Tapos yun, automatic yun. Okay? So, paste pa natin ng isa pa dun sa baba. Ayan. Then, click OK. Ayan. Ganun lang yung copy-paste. Simple lang siya. Then, click Escape lang para ma-end mo yung command. Ayan. Copy-paste. Okay, so tatlong story lang, okay na yan. Okay, so next command naman, ang gagamitin naman natin, move command. So meron ka ng copy, meron kang paste, meron ding move command dito kay STAAD.Pro. Okay, so gawin natin, pakiselect po itong mga beams sa top. I-move natin yan upward, pataas. Okay, so paano mag-move? Okay, so para makapag-move ka, gamitin mo yung move command. Maraming option para makita mo yung move command. Pwede sir, right click, tapos makikita mo dyan, meron dyan move, sa right click. Or, ang maganda dito po sa connect addition, pag nag-select ka ng element, either node or beam or plate, nag-add siya ng additional menu bar. So, in this case, meron kang beam tools. Ang ginagawa niya, lahat ng command daw na pwede mong gamitin para sa beam, pinagsama-sama niya na dun, sa taas. Pag-click mo ng beam tools, nandiyan lahat ng command na pwede mong gawin sa beam, including move. Ayan. So, gamitin natin yung move. So, same dialog box na makikita mo. Ito lang din yun. Okay? Actually, pareho ito nung ginamit mo kanina. Pangatlong beses mo na nakita to. Nawala lang, sir, yung reference point na button. Pero, nagkaroon ng additional checkbox na retain connections. Okay, so syempre, kapag naka-uncheck yung retain connections, pag minove natin yung beam na yan, may ihiwalay siya sa structure. May iwan yung structure sa baba. Pero pag naka-check yung retain connections, pag minove natin pataas yan, mag-i-stretch yung mga member, kukonect pa rin siya.
Which is yun yung gagawin natin. Paki-check yung retain connections. And then, imu-move natin siya sa Y ng 2 meters. Positive, kasi pataas. Click mo lang yung OK. And then, syempre, yes ka lang dyan kasi gusto niya mag-perform ng duplicate beam. So, yes, para wala kang duplicate. Then, yes ka ulit. Sabi niya dyan, pag may tinamaan daw na beam, i-split niya into 2. So, okay lang yon. Yes mo lang yan. Tapos, ganyan lang po maglagay ng slope na mga beams dyan. So, yun sir yung meron ka ng copy-paste tsaka move. Okay, so next command. Yung next natin, kanina sir, di ba, marunong ka na maglagay ng cantilever dito. Okay, so yung cantilever, option 2 lang naman yon. Kung parallel sa XYZ. Pero what if, gagawa ka ng eaves dito, naka-cantilever yun doon. Okay, ang pinaka-best way para makagawa ka nun, gagamitin natin yung special command for stretch. I-stretch mo lang yung mga member na yan. Okay, so sige sir, paki-select po yung mga member natin na yun. Select. Tapos, alamin mo sir kung anong kulay. Tapat mo lang yung isang beam mo dito. Tapat mo yung mouse mo doon. Check mo kung anong color yung lalagyan mo ng stretch. Color green. Importante yun na alam mo yon. So, syempre, nag-structure wizard ka. So, pare-pareho na yun na green. Pag chineg mo lahat hanggang doon. Okay, then pwede na tayo mag-stretch. Yung stretch command, again, nandun yung sa beam tools. Sa taas. Nasa nabi mo sir, stretch beams. Okay, click mo lang stretch beams. Then, ito yung dialog box for stretch. Yung mga number dun sa taas, yun sir, yung anim na beam numbers nung sinelect mo. Sa baba naman, meron ka mga options kung paano mo siya i-stretch. Yung first option, yung to a point, kailangan alam mo daw yung coordinates kung saan mapupunta yung stretch. Dapat alam mo yung coordinate dun. Kaya lang, medyo mahirap, magka-compute ka pa. Huwag yun yung gamitin mo. Okay, yung pangatlo, yung to an existing, wala pa naman existing doon, so hindi siya pwede. Yung pangatlo at yung pang-apat. Ang applicable lang, yung second, through a distance. Tapos, tinanong ko sa'yo kung anong kulay, di ba? Color green. Para malaman mo kung start or end node. Kung color green, start. Kung color blue, end. So, meaning, start yung gagamitin natin. Tapos, dito sa box na to, dito mo lang input kung gano'ng kahaba yung stretch mo. Let's say, 1 meter. Then, apply mo lang. May apply button dyan. Tapos, ayun na sir, na-stretch na natin. Yan. Okay? Take note sir, ang in-stretch natin dyan, yung 1 meter, yung inclined length, yung 1 meter. Ayun. Okay? Ang common question kasi dito nila, what if ang gusto daw nila na 1 meter, yung ito, parang projected. Yun yung 1 meter. Okay? Kasi common yung na question. Ang distance daw from this column, papunta doon sa node, 1 meter. Hindi daw yung inclined. So, siyempre, pag ganun yung case, computein mo yung hypotenuse nung triangle. Tapos, yun yung i-type mo. Mag-Pythagorean ka na lang. Yun yung i-type mo dun sa box. Ang importante, same slope yung magawa mo. Okay? So, yun sir yung stretch command. Okay? So, next command na pwede mong gamitin. Siyempre, may mga ganito kang case. Kailangan mag-add ng beam. Pero, siyempre, hindi ka naman makapag-link steps dun sa stretch. Okay? So, pag ganyang case, ang pwede mong gamitin, yung pinaka-general way ng pag-add ng beam kay STAAD.Pro, which is yung add beam. Nandun yun sa geometry menu. Makikita mo, sir, add beam. Ayan. Ayan, add beam. Yung icon, sir, ikiklik mo, ha, yung icon. Pag-click mo kasi yung add beam na phrase, mapakita niya iba pang option for add beam. So, yung first icon, yung ito icon yung piliin mo. Yan yung pinaka-general way. Pakiklik. Yan, sir, yung add beam from point to point. So, ibig sabihin, parang connect the dots. Click mo lang yung point. Then, click mo yung second point. Then, meron ka ng beam. Automatic. Okay? So, yun muna yung gawin mo. Isa muna. Okay. Gawa tayo ng bracing dito sa baba. So, alam natin sa NSCP, pag nagbasa ka ng na mga frame system doon. Paano mag-rotate ng ganito? Mag-rotate sir ng ganito? Yung arrow key. Paglaruan mo lang yung arrow, up, down, left, right. Yan. Yeah.
Okay, so syempre alam natin may dalawang type ng bracing. Yung first type, concentric brace. Pag sinabing concentric brace, yung actual force daw ng bracing mo tatama yun sa joint ng beam and column. Pinaka best example ng concentric brace yung turnbuckle cross brace. So which is ganito lang yun. Gawa ka lang ng cross brace. Yan na yun. Yan yung eccentric brace. Ah, sorry, concentric brace. Yan. Kasi yung axial force ng bracing mo tatama dun sa joint ng beam and column. Okay? Meron pa isang type, yung eccentric. Pag sinabing eccentric brace, syempre yung axial force hindi siya tatama dun sa joint. Pinaka best example natin ng eccentric, yung tinatawag natin na chevron type na bracing. Okay? So yung paganto, sir, paganyan. Okay? So again, ito lang din yung gagamitin mo. Add beam command lang din. So unahin natin gawin, select mo yung node sa baba. Tapos, click ka dito sa gitna. So hindi porket kailangan mo ng hindi porket ginamit mo yung add beam, hindi ka na makapaglagay ng node doon. Actually, kahit walang node doon, pag nag-click ka doon, magtatanong siya sa iyo kung gusto mong maglagay ng node. Okay, then click yes, maglalagay tayo ng node doon, then mag-o-open automatic yung insert node dialog box, which is ito 'yon. Okay, may tatlo kayong option para makapag-insert ng node. Yung first, yung add new point. Kapag ginamit mo, sir, yung add new point, required na mag-input ka ng distance. So, dapat alam mo yung distance kung saan mo i-add. Ang question, saan magsisimula yung distance? Siyempre, kung nasaan po yung green dito. So, kung nandun yung green, dun mag-start yung distance. Okay? So, pero, since yung chevron type, automatic na midpoint naman yun, gamitin mo na lang yung second button. Wala na kayong itatype sa distance, diretso na yan. Add midpoint, click. Then, dun sa diagram, nasa gitna na yun. Ayan. Tapos, click OK mo lang. Automatic meron ng node doon. Tapos, naka-add beam na. Yan. Tapos, gawin mo na lang isa pang bracing. Click mo yung node. Papunta doon sa base ng column. So, ganun lang, sir, gamon ng chevron type bracing or eccentric brace. Yun yung add beam. Yung pinaka-general way na pag-add ng beam. In case makalimutan mo, sir, mag-link steps, pwedeng ito na lang gawin. Add beam ka na lang. Okay? Click escape. Punta tayo ngayon sa next na add beam. Balik ka, sir, dun sa add beam command. Click mo na, sir, yung phrase na add beam. Gagamitin natin yung second type, yung midpoint. Okay, so based dun sa name niya, midpoint. So meaning, midpoint to midpoint yung magagawa mo. For example, dito sa beam na to. Diyan. Kahit dito ako mag-click sa malapit sa dulo, pag nag-click ako dun, automatic sa midpoint yung kukonek. Na-detect na niya yung midpoint. Ayan. Tapos, midpoint dito sa kabila. So, yun. Simple lang. Midpoint to midpoint. Hindi ka na mag-insert node. Diretso na yun. Okay? So, simple lang naman yung midpoint. Okay po. Escape. Lipat tayo sa next na add beam. Okay. Add beam and then perpendicular intersection. Okay. Pag-click mo na yung perpendicular intersection. Okay. So, ngayon, wala tayong idea kung anong klaseng command yung perpendicular intersection. Follow natin ngayon yung status bar sa baba. Sabi niya, sir, node first. Okay, so gawin natin, gagawa tayo ng trace dito. So ito yung gawin nating node first. Ito yung first node na kiklik niyo. Ayan. Okay, so ang function po kasi ng by perpendicular intersection, yung idodrawing mo na beam, automatic perpendicular yun dun sa beam na isa-select mo na isa. So ibig sabihin, kahit saan pala akong mag-click dito sa column na to, kahit dun pa sa bandang baba, kahit doon, automatic perpendicular na yun. So, kaya siya by perpendicular intersection. Hindi ka na magkocompute ng distance. Okay, so yun yung by perpendicular. Sige, sir, escape. Gagawa tayo ng trace dito. Click escape. Okay, so common sa mga traces, yung top chord tsaka bottom chord naka-divide into equal proportions. Okay, so ang gagawin natin, itong top chord, gamitin natin yung divide. I-divide natin yan into 5 equal parts. Okay, wala pong divide na command si STAAD.Pro. Ang gagamitin mo para ma-divide yan, nandun po yun sa beam tools. Beam tools, hanapin mo, sir, yung insert node. So, nakita mo na yan actually kanina. Click mo yung insert node. Ito ulit yung dialog box.
Yung divide, yung last, yung add n points. Okay? Mag-input ka lang ng value ng n, tapos mati-divide na yan. Pero yung n dyan, hindi po yan equal sa number of division. Ang ibig sabihin ng n, kung ilang node daw yung i-insert mo sa gitna para ma-divide mo siya into number of portions. Or in short, number of division minus 1. Yun yun. So, i-divide natin sa 5. Therefore, n equals 4. Then, click mo lang, sir, yung add n points. Yun na. Naka-divide na siya into 5. So, pwede mo na i-click yung OK para ma-divide yung beam. Okay, sir? Okay. So, using add beam, yung mga add beam na tinuro sa'yo kanina, gagawa tayo dito ng truss. Okay, so gawa ka muna, sir, ng vertical web members. Gamitin mo yung bi-perpendicular intersection. Okay, para naman sa diagonal web members, gamitin mo lang, sir, yung normal na add beam command. Yung icon lang na to, yung gagamitin natin. Okay, sige, sir, paki-continue. Then, meron ka ng truss. Ganun lang. Ganun lang mag-model ng truss using STAAD.Pro. Okay, so, yun yung add beam. Okay, next command. Balikan muna natin, sir, to. Ito pong cross brace nyo sa baba. Okay? Makikita nyo yung model doon sa baba. Pag kinlik nyo po yung beam, continuous yun. Ito din, continuous. Kasi wala tayong node dun sa gitna. Okay, so mayroon po mga model na ganyan yung model. Example, yung mga tension rod, ganyan lang yun. Wala silang connection kasi dun eh. Diba? Kasi node equals connection. So in case naman na may kailangan mo sir ng bracing, cross brace, pero need ng connection dito, may welds or bolts, syempre, mali itong model na to. Kailangan natin ng node dun. Okay, so ang gagawin mo lang, huwag ka na sir mag-insert node. Ang gawin mo lang, iselect mo lang sila pareho, tapos may command si STAAD.Pro na intersect. Intersect lang natin yan. Okay, so saan makikita intersect? Again, sa beam tools ulit, sa taas. Nandun naman lang lahat yan eh. Tapos, intersect beams. Magtatanong lang siya sir ng tolerance. Ang meaning ng tolerance, kung meron daw pong distance between dun sa dalawang beam. So yung distance sa cross brace, yung distance na yon. Okay, so syempre po, sure naman tayo na zero yon. Actually, equal siya sa distance or greater than doon sa distance. Yun yung tolerance. Okay, so since zero yun, meaning kahit anong number lagay mo dyan, mag-i-intersect pa rin yan. Click okay mo na lang. Tapos yun na, sasabihin niya, may makikreate na siya na dalawang beam. Then click okay, magkakaroon na sir doon ng node. Ayan, so hindi mo na kailangan mag-insert node. Automatic yan nakakonect. Okay, so yun intersect. Tandaan mo na lang sir yung intersect. Okay? Actually, merong opposite yung intersect. Okay, so for example, itong beam na to, itong cross brace na to, hindi na daw pala sa cross brace, single na lang daw. So, pwede natin tanggalin to. Paki-delete yan tsaka ito. Hold control. Tapos delete mo sa keyboard. Click delete. Then, okay. So, yun. Na-delete mo na. Kaya lang putol sir to. Ang gagawin mo, huwag mo sir i-delete yung node na yun. Kasi pag dinelete mo yung node, madedelete din yung dalawang beam na nakakonect sa kanya. Ang gagawin mo lang, iseselect natin sila pareho. Tapos, i-merge mo lang yan para bumalik sa original length. Yung merge, again, nandun sa beam tools. Then, meron dong merge beams. Click mo lang yung merge button. Tapos, ayun na. Okay, so yan. Ayan yung intersect. Saka merge. Yung dalawa na yun, opposite. Okay, hindi pa actually tayo tapos dun sa add beam. Kasi dun, pag click mo yung add beam na phrase, meron pa dun curve beam. Okay, so hindi ko sir isasuggest na gamitin mo yung curve beam kung meron kang mga curve beam sa structure. Kasi po itong curve beam, physical model yan. Hindi siya analytical model. Okay, so meaning, hindi mo siya mabibigyan ng design. Okay, so ang gagawin natin, para po ma-design yung STAAD.Pro, nire-require niya na dapat segmental yung curve. Okay, so ganito yung gagawin natin. For example, sabi ni architect, meron daw ditong circular na member. Circular. Okay, so pili ka lang ng member na i-repeat mo. For example, i-repeat natin itong beam na to, tsaka sir itong column. Paki-select.
Okay? And then, ang gagawin lang natin, i-repeat lang natin siya circularly papunta doon. So, circular repeat. Kanina, sir, translational. Ngayon naman, circular. Okay. So, paano makikita yung circular? Nandun din po yun sa geometry menu. Geometry menu. And then, nandito yan sa structure section. Structure. Ito po, nasa baba lang siya nung translational repeat. Nasa baba. Yung pabilog. Click mo yun. So, circular repeat yan. Okay, then ito yung dialog box. Actually, almost similar lang naman sila ng translational repeat. Ang pinagkaiba lang, axis of rotation ang bibiliin mo. Okay, so syempre, along y-axis yung gagamitin natin. Along y. Pero magtatanong siya, saan daw dadaan yung axis na yun? So syempre, magtatanong siya ng node number. Saan node number dadaan yung axis? Syempre po, dito yun, sa node na to. Pwedeng dyan or pwedeng dito. So dapat alam mo yung node number nun. Itatype mo kasi siya dun. Pero okay lang, in case na hindi mo alam yung node number, gamitin mo tong icon na to, peak icon yan. Okay, so click mo yon. Tapos, pagka-click mo nun, magiging ganito yung mouse pointer, may yellow, then ready ka na to peak. Peak mo na lang yung gusto mong node. So, click mo to. Click. Automatic sir, fill up niya yon node number, tsaka yung X and Z coordinates. So, na-set up mo na sir yung axis of rotation. Ganun lang. Ang next natin fill upan, yung total angle. Nung repeat mo, syempre yung total angle starting from initial position hanggang doon, 180 degrees. Pero, huwag kang malilito sa sign. Ang gagamitin natin is negative 180 degrees. Okay, so ang reason, hindi po dahil sa clockwise or counterclockwise, hindi siya applicable kay STAAD.Pro yung clockwise counterclockwise na rule. Kasi di ba sir, pwedeng mabaliktad yung view mo? Kasi narorotate yun eh. Paano kung sa kabilang view ka nagmo-model, pa-clockwise pala dun, pero dito naman, counterclockwise. So, hindi siya applicable. Take note, ang ginagamit natin na rule sa lahat ng rotation, lahat ng angle, lahat ng moment kay STAAD.Pro, right-hand rule. Right-hand rule. So, ituro mo lang, sir, yung thumb mo, yung right thumb mo sa positive axis, so positive Y, tapos kung saan iikot yung mga finger mo na natira, yun yung positive na rotation. So, kaya siya negative. Okay? So, take note, right-hand rule yung gagamitin natin sa lahat. Even sa angles. Kaya siya negative 180. Okay? Pero kung ang pinili mo, itong beam na to, itong column na to, positive yun. Okay? So, next, number of steps. Yung number of steps naman, kung ilang segments mo daw gustong i-divide, yung 180 na yun. Okay? So, let's say, 8. Gusto natin 8 segments. Yan. And then since sinelect natin yung column tsaka yung beam, kailangan i-link steps mo para para ma-connect niya yung mga beams. Okay, and then nag-select ka ng column, dapat may open base. Click mo yung open base. Then pwede na natin i-click yung okay. Automatic makikreate mo na yung circular portion doon. Ayun. Okay, so ganyan dapat sir, segmental kapag circular. Yeah, circular, repeat. Okay, so next command. Balikan natin sir to, itong nasa taas. Di ba sir, hindi ko pinatuloy yung beam dito? Hindi ko siya pinatuloy sa'yo na mag-add beam ka doon? Okay, kasi masyadong madami yan. Pag nag-add beam ka, let's say nakalimutan mo mag-link steps, tapos add beam yung gagawin mo, masyadong matagal yung add beam kasi isa-isahin mo yun. Actually, may shortcut. Basta make sure collinear yung mga nodes mo. Collinear and parallel sa orthogonal, parallel sa XYZ. Madali lang mag-add ng beam dyan. Ang gagawin mo lang, iseselect mo lahat ng nodes na kailangan mo lagyan ng beam. So, punta ka sa nodes cursor. Pakiselect sir yung mga node na yan sa dulo ng eaves natin. Mag-generate tayo ng beam dyan, automatic. Then, once selected, ang gagawin lang natin, connect beams parallel. Okay, so yung connect beams parallel, hindi wala siya sa node tools. Wala po dun sa node tools yun. Kasi yung node tools, konti lang yan eh. Ayan. Okay, babalik ka sa geometry menu. Nandun yun, sir, sa beam section. Sa beam. Tapos, yung icon na kailangan mo, ito yun. Connect beams. Okay, okay, i-type mo dun sa search, connect beams. Pero ito yung icon nun, madali lang naman yan. Okay, paki-click and then pili ka lang kung saang axis yung
beam mo. So let's say x-axis. Pag-click mo noon, ayun na sir. Automatic yan, na-create mo na yung beams. Ayan, in case sa mga limutang mag-link steps, mas mabilis yan kaysa sa add beam. Okay? Next, balikan na lang natin tong truss. Gagamitin natin mirror. Ayan, imi-mirror na lang natin itong truss mo. Pumunta dun sa kabila. Okay? So, syempre, pakiselect mo na po yung mga members. Select natin yung mga members and then ready na tayong mag-mirror. Okay? Yung mirror, nandun yan sir sa geometry menu, tapos dito yan sa structure. Sa structure. Tapos yung mirror, eto sir, nasa right side nung repeat. Yun yun, mirror. O kaya, pakiclick mo lang yung search, type mo na lang mirror, pwede din. Sige sir, pakiclick yung mirror. Then, ito naman yung dialog box for mirror. Okay, halos pareho to sa AutoCAD kung paano ka mag-mirror. Yung first, pili ka muna ng mirror plane. Saan daw parallel yung mirror plane na gagamitin mo. Okay, so take note, yung truss natin is along Z. Along Z. So meaning, ang mirror plane mo, yung hindi nagamit na axis, XY. Okay, kasi along Z yung member. So XY yung hindi nagamit na axis, yun na yung mirror plane. Sige sir, pakiselect yung XY. Next, saan daw dadaan yung mirror plane? Sa ang node? So, same na to kanina. Click mo na lang sa rim pick icon. Tapos, pakipick na lang itong gitna. Kasi dito mo siya i-mirror sa gitna na to. Okay, pick natin. Then, automatic na yung nodes. Tsaka Z. Tapos, click mo na lang yung OK. Mami-mirror mo na yan. Yun. Then, automatic, yung top chord sa kabilang side, mapuputol na rin yun. Kasi connected na yan dun. Yun, ganun lang sa ring mirror. Okay, so siguro last two command na ituturo ko sa iyo, then next natin practice na ikaw na yung gagawa. Okay, so yung second to the last command natin, ito yung gagamitin mo madalas lalo na kung manggagaling ka sa AutoCAD. Okay? Yun yung rotate. Okay? So rotate natin, siguro yung buong structure na lang natin i-rotate natin. Paki-select all. Okay, ang gagawin natin sir, i-rotate natin itong buong structure about dito sa column na to. So, di ba sir, ngayon, parallel tayo sa x-axis. Ang gagawin natin, i-rotate natin papunta doon para maging along z-axis. Okay, so kumbaga, pag right-hand rule ka, positive 90. Positive 90. Okay, so yung rotate, saan makikita yung rotate? Nandun ulit sir sa geometry menu and then nandito siya sa structure section. Yung nasa baba lang sir, kahilera siya nung repeat. Yun yung generate rotate. Pakiclick. Ito naman yung rotate. Ang difference sir nitong rotate, dun sa circular repeat, wala siyang axis of rotation. Okay, instead, dalawa yung node na isa-select mo. Meaning, idodrawing mo mismo yung axis. Okay? Okay, so ganito lang. Before mo input yung angle, i-layout mo muna yung axis kasi dito nakabase yung right-hand rule. Okay, so take note, yung node 1 na gagamitin mo, so kung dito mo i-layout yung axis, yung pinakamababang coordinate, iyon yung uunahin mo na node 1. Okay, sige, pick natin yan. Pick node 1, tapos pick mo sir yun, yung node sa baba ng column mo. Okay, then yung node 2, any node, basta higher yung coordinate value dun sa nauna mong binili. So, syempre, pwedeng ito or pwedeng yun. So, ikaw na bahala, basta mas mataas. Tapos, yun na. Na-layout po na ngayon yung axis of rotation. Pwede mo nang i-apply yung right-hand rule. So, anong angle? Positive 90. So, correct na to. Then, click mo na lang, sir, yung OK. Marorotate na yung buong structure natin. Meron lang siyang warning. Sabi lang niya, kung meron ka ng mga beta angle, offsets, or properties, affected siya nung rotate. So, i-correct mo na lang daw later. Pero since wala pa naman tayong properties, okay na yan. Later mo na lang siya i-check. So, click yes lang. Or okay. Tapos, yan na sir. Naka-rotate na yan dyan. So, yun lang. Ganun lang yung gagawin mo pag magagaling ka sa CAD. Basta i-layout mo lang yung axis of rotation. Tapos, rotate na yan. Okay, then last command sir na dituturo ko sa'yo. Ito sir yung isa sa pinaka-importanting command. Di ba sabi sir kanina, yung redefine incidence, natandaan mo kung saan nag-redefine? Sa utilities, tapos beam tools, tapos beam incidence. Yun yung second to the last sa model mo.
eto na ngayon yung last na gagawin mo sa model. For example, tapos na tong model mo na to, na-organize mo na, ah, sige sir, organize natin. Paki-select all, tapos paki-redefine yung incidents. Okay, natandaan mo sir yun, utilities menu, then beam tools, beam incidents. Tapos second option yung gagamitin mo. Second option, then okay, so yan. Yan yung second to the last. Yung last command, ang gagawin mo lang, i-make sure mo sir na dapat nandito yung origin. Kumbaga sir, kung nasa plan view ka, kung nasa plan view, kung plan yan, yung column sa upper left corner ng plan, dapat nasa base nun yung origin. Upper left. Okay? So, dapat nandito. Kasi yun yung upper, ito yung left. Dito dapat. Okay? Check muna natin sir kung anong coordinate ng node na yun. Paki-double click yung node using node cursor. Right click and then select cursor, nodes cursor, double click. Okay, so makikita mo hindi siya origin. Okay, so nasa 27 minus 60. Okay, so ang gawin natin, itong dialog box na pina-open ko sa'yo, lagay mo muna dito sa side. Kasi imu-move origin natin yan. Imu-move natin yung origin doon. Okay, so ang question, paano mag-move ng origin? Nandun po ulit yun sa geometry menu. Napansin mo sir, lahat ng may kinalaman sa geometry page, which is doon ka nagmamodel, nasa geometry menu lang. Connected yan. Okay, so yung move, siyempre sir, di ba node yun? Node yun? Nandito yun sa node section. Move node. Tapos makita mo doon, move origin. Yan yung last step mo sa modeling. Tandaan mo na yung location yan. Okay, so pakiclick sir yung move origin. Tapos, eto ulit yung dialog box. Ang gagawin mo lang sir, kaya hindi ko sa'yo pinaclose to, ikakopy mo yung mga XYZ coordinate na yan. Papunta doon. Papunta dito. Okay, so type mo na lang 27 and then negative 6 tapos 0. Then pag-click mo ng OK, click OK, magiging 0, 0, 0 na yon, na-move na yung origin doon without changing the node number. Same node number. So kumbaga, yung buong structure mo kanina, nasa negative siya, nasa negative, parang sinif na yung buong structure pataas para mapunta doon yung origin. So, mangyayari ngayon, halos lahat, almost lahat ng node mo ngayon, puro positive na yung coordinates. Pag nag-double click ka ng node dyan, positive na yung mga coordinates dyan. Yan yung importante. Okay, so hindi mo pa ma-appreciate yung move origin, yung purpose ng move origin ngayon. Kasi yung iba't nga tanong, bakit kailangan pa yung move origin? Hindi mo pa siya ma-appreciate ngayon, sa loadings pa natin yan ma-appreciate, lalo na sa wind load. Okay? So, yun na po sir lahat ng mga advanced modeling techniques na pwede mong gawin sa structure natin. Mabubuo mo na yung structure.